Alam nyo nung aram nyo hanggang ngayon, pag pinag-uusapan ng deliver ng post office, invariably, nami-mention yung Project Mercury. And that was the time na ang Bureau of Post, ang Postal Service, was highly regarded as an example of excellence in the public service or public service excellence. Siya po ngayon ay congressman sa Parañaque. He has been a very active member of Congress for the last several years. And this will be his last term, I think, as congressman in Parañaque. And he might be telling you kung ano mga plans niya for the future. Aside from his work in Congress, he has always been supportive of ARPES. Napansin niyo naman siguro na every year na meron tayong gathering dito, parating kasama natin ang ating panauhin. So hindi na ako magpapakaba at I'd like it's an honor to present to you the one and only Congressman Mr. Mercury, Mr. Goles. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, dating Postmaster General Jun Hidalgo, sa iyong napakabait na pagpapakilala. Thank you so much. It's a very well-appreciated introduction coming from a former colleague in the Postal Service, Jun. Ang dating Regional Director, noong panahon ko, Regional Director ng Region 6, si Bill Abad. Si nga pala, yung dalawa na to, very powerful yung kanilang probinsya at pangalan. Kasi one of the most powerful men in the government today, ang kanyang pangalan, Boots Abad. Si Boots Abad, Abad ang apelido. Mag-anak siguro ni Bill Abad. Si Boots Abad, taga Batanes. Baka mag-anak din ni Jun. May taga Batanes, may taga may Abad. Kaya siguro kung may kailangan tayo sa budget, at alam ko ang post office, medyo nahirapan sa budget ngayon. Itong dalawa, ang susi. Tama ba yun? Palakpakan po natin si Jun Hidalgo at si dating director Bill Abad. Binabati ko rin ang dating regional director, Pabling Mercado. Hindi na kami nag-abot nung siya ay regional director. I think he was a postal inspector during that time. Ben Moncayo. Ben, nasaan ka? Nawawala. Ayun, Ben. Si Ben Moncayo, yung may hawak ng mga stamps nung panahon na yun. Nung panahon na yun, gabundok yung dami ng stamps. I don't know ngayon kung gabundok pa rin yung stamp, sabagat siyempre nagbago na ang complexion ng komunikasyon sa Pilipinas at sa buong daigdig. And these are changes that are affecting the post office the way we used to know the post office and the post office today. Sa mga miyembro ng ARPES, unang-una ako'y humingi ng paumanhin sabagat nagpaalam ako na hindi ako masyado makapagtagal. Alam niyo naman yung buhay namin ng mga politiko. Kaliwat kanan ang mga imbitasyon. When I was the Postmaster General, of course, most of the invitations were coming from this building and maybe a few post offices, kaya medyo manageable. Paplanuhin ko lang, mag-iikot lang ako pag meron mga Christmas parties. Pero ngayon, andun, medyo malayo-layo ng konti with the traffic and everything. Kailangan medyo I have about mga 7 or 8 appointments to deal with between now and the end of the day, the end of the evening. Ako'y tuwan-tuwa na sa halip na sa Max, na lugar natin ng ilang taon tayo, June, na puro Max yung pinupunta natin, ilang taon din yun, naisip nyo na dito magkaroon ng Christmas program, Christmas party, dito sa lobby mismo ng Central Post Office Building. And you know, I have not been here for quite a long time.
I don't even remember the last time I was here, but that was a long time ago. Si Norma, magandang umaga sa iyo, Norma. It's been a long time. Pagpasok ko rito, tuwa-tuwa ako. Medyo naninindig ng konti yung balahibo ko. Kasi it has given me goosebumps to be back in a building that is so full of nice and wonderful memories for me. I don't know about you, but to me, itong building na ito, napakaganda ng vibrations para sa akin. Unang-una, napakaganda ng building. It still remains as one of the most beautiful buildings in the Philippines. Pag binabanggit ko to sa mga tao, sabi ko, alam niyo ba ang post office building? Yes, yes, alam nila, napakaganda. It has a commanding presence in this part of Metro Manila. Pagpasok ko, tinignan ko, ganun pa rin. Medyo iba lang yung elevator. Medyo stainless ang elevator natin. Noong una kasi, medyo hindi stainless. Delikado hawakan at baka... Siguro umaanda na gusto itong elevator na ito. Pero yung mga counters are still the same. Classic counters that were probably manufactured decades ago. Baka pre-war pa itong mga counters na ito, no? Mga antique museum pieces na nakakatuwa. I'd like to recount to you that sometime this past 12 months, yung anak ko na si Rico, who is now a counselor in Paranaque, dinala niya yung kanyang mga anak dito, yung mga apo ko. And siyempre hindi nila masyado alam ang history nito. And they were so fascinated when they saw my picture somewhere here. And when they saw the facilities, siyempre hindi sila masyadong, hindi na katulad ng dati, ang bata alam ang post office. Ngayon kasi, alam niya naman ang sitwasyon ngayon, no? Ang mga bata, texting, email, Facebook, YouTube, yun na ang means of communication nila. Twitter, so hindi sila masyado familiar sa ganitong klaseng napakalaking opisina. And then they found out at natutuwa sila na marami sa mga taga rito, nung binanggit yung apelido nila, ang unang tanong, ano mo si dating Postmaster General Roy Logoles? And when sinabi nila, yun yung lolo ko. And they were warmly received by the postal employees here, kaya nakakatuwa po. And even in the House of Representatives sa Congress, pag merong pinag-uusapan, marami mga batang congressmen doon. Many of them will tell me, Congressman, Manong, ang tawag sa akin, Manong. Manong Roylo, nung ako'y nag-aaral sa high school, pinag-aaralan namin ang post office, we remember, as June Hidalgo mentioned, Project Mercury. Nakakatuwa. We remember your name kasi tinatanong ka sa mga questions sa examination, sa mga social studies and current events. So it gave me a very warm feeling. And I would like to repeat what I have been always saying to my colleagues in the Postal Service. Alam nyo, si Congressman Goles, hindi naging congressman kung hindi dahil lang sa post office. Ang post office ang naging parang spark plug para sa akin. Ang booster para sa akin, para makilala ko sa daigdig ng public service, bigger public service, sa daigdig ng politika. Pag ako'y nag-iikot, I would always be mentioned as congressman. I remember, nung una tumakbo ang congressman, sabi nila, Congressman, ang ganda na ginawa niya sa post office, ipoboto namin kayo dahil lang sa post office. And until now, they remember this. And of course, we all know, you all know, na kaya nga umangat sapagkat ako ay sinuportahan yung lahat. Tayo ang nagtulong-tulong para makilala at magtagumpay yung tinatawag nating Project Mercury. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Mag-iwan ako ng konting pamparabol. I don't know how you will magdadagdag ng konti sa pondo nyo. Pamparabol, may konting sombrero dyan, may 10 sombrero dyan. But in addition to the Roy Logoles hats, magbibigay ako ng konting pera, either iparabol nyo o pambayad sa pagkain nyo rito. Sino ba ang treasurer nyo? Treasurer, Ben, ikaw ba? Aligan ko. Bigyan ako ng konting allowance ni Mrs. May
konting sobra. Mag-iwan ako ng 5,000 para sa inyo rito. Pasensya na kayo at wala lamang ang ating... Ito. Bahala ka na dyan, Ben, ha? Thank you. At sa muli po, on behalf of my family, ang iba sa inyo, na-meet niyo na aking asawa, si Nati. On behalf of my children, si Rico, nagpunta rito, and my daughter, si Guada. On behalf of my grandchildren, lima na ang aking grandchildren, yung pinakamatanda ay 15 years old, yung pinakabata ay 5 years old. Binabati ko kayo ng Merry Christmas. Sana maging masaya ang Pasko sa inyo at sa inyong pamilya. At manalangin tayo na sana ang Pilipinas ay makaranas ng mapayapang darating na bagong taong 2012. At hindi lamang mapayapa, kundi masagana, magkakaroon tayo ng kasaganaan, yayaman usto ang Pilipinas, uunlad ang ating ekonomiya, at magkakaroon tayo ng political, lalong mas magandang political stability sa ating bansa. We are going through a critical period right now, pero kasama lang yan. Parang kumbaga sa, parang inoculation yan, di ba? Pag ikaw ay binakunahan, tataas ng konti ang temperature na yung katawan, pero yan ay para sa iyong kabubuti. Ganun yung dinadaanan natin ngayon sa politika. Binabakunahan tayo para sa ganun, lalo tayong lumakas matapos na mawala yung init ng ating katawan. Maraming salamat! Magandang tanghali, magandang araw sa inyo lahat. Thank you so much. Maraming salamat po, Congressman Goles. Alam niyo po, you'll always be a part of this institution, and you'll always be a part of the history of the postal service in this country. And you will always be part, you will always have a special place in our hearts. Thank you very much.